Many unbearable hours later. So what's up mga ka-Ibles? It's your teacher Aya, student of gender rapping from Dasma. Online studies and the game. And if you subscribe to our lesson, I promise I'll keep you entertained. So we will start the second quarter. I think this will be short than the first quarter. Second quarter will be more enjoyable and it will keep you more interested in studying this subject. So watch this video. Much later. Politics and governance of the second quarter. So ang topic natin dito is the three branches of the government. Pero let's begin first with the executive branch. So simply pag sinabing executive branch, lagi rin tatandaan, executive meaning this is the branch of the government that implement laws. So sila yung nagpapatupad ng batas, tagapagpatupad ng batas at tagapagpaganap. No? So alamin natin na what is executive branch all about? So as we define, no, let's begin first, no. Alam naman natin ngayon muna kung ano yung pagkakaiba ng three branches. So alam naman natin, three branches, nandiyan ang executive, nandiyan ang legislative, at nandiyan ang judiciary or ang judicial department. So these three branches, meron silang tinatawag na separation of powers or the checks and balances. No? Kung natatandaan nyo, nabanggit natin to sa nakaraan nating mga araninong first quarter. Kapag sinabi natin check and balances or the separation of powers, dun sa three branches of government, wala dun mas mataas at wala dun mas mababa. No? Kaya nga sila may separation of powers, bawat isang branch ay may kanya-kanyang kapangyarihan, may kanya-kanya silang authority. No, walang mas tumalamang sa isa, walang mas bumababa sa isa. So, as we define checks and balances, no, this is the doctrine of constitutional law under which the three branches are kept separate. Ibig sabihin, magkakahiwalay sila. Magkakahiwalay sila ng power. No, kung ang legislative, sila ang mga tagapagbatas, no, ang Senado, nandiyan ang House of Representatives. Ang executive naman, nandiyan yung President, Vice President, nandiyan yung mga Cabinet Secretaries, at sa Judiciary, nandiyan ang Supreme Court, nandiyan ang Chief Justice, at ang associate justices. So, meron silang kanya-kanyang kapangyarihan. No? So, yun yung kagandahan na kasi meron silang checks and balances. Meron silang sariling management pagdating sa kanilang branches. Pero tignan naman natin ngayon, what is executive branch all about? So, executive, as what I said earlier, no? According to Article 7, Section 1, Article 7 is the executive branch under the 1987 Philippine Constitution. So Section 1, it says that executive power is vested in the President of the Philippines. So, syempre President, no, the head of state and the head of government, solely, no, executive power is vested to the President. No, and makikita nyo rin yan sa ibang laws. And those laws, no, the President shall ensure that the laws shall be implemented. So kapag gumawa na ng batas itong mga nasa legislative, pipirmahan niya ng President. Mamaya malalaman niyo kung ano ba yung mangyayari kapag hindi napirmahan ng batas ng Presidente at paano pag napirmahan niya. So I will discuss to you further, no, later. And then, makikita niyo rin yan dun sa iba't ibang article, section under Article 7 or the Executive Branch, kung ano-ano yung mga facts about executive power. And then, here are the qualifications of the president. So, paano nga ba naging president ng isang tao? So, meron siyang qualification. So, under Article 7 again, Section 2 of the 1987 Constitution, if you're an aspiring president of the Philippines, you need to have these qualifications. First, of course, you are a natural-born Filipino. No, so, syempre matter dyan yung ano, citizenship. Ipakalatin yung citizenship sa mga susunod. No? You are a natural born Filipino. Second, you are a registered voter. A president should be a registered voter. Third, must be able to read and write. No, alam niyo, parang ito yung medyo nag-aalingin lang. Ano, porque marunong ka lang magsulat at magbasa,
is pwede ka na maging president. Di ba parang dapat may baguhin tayo dun sa qualification ng president na dapat may bachelor's degree ka, you're a law graduate, meron kang bachelor's degree or law or public administration or management, no? So, sa tingin nyo ba, no, is must be able to read and write really a good qualification of a president? So, parang sinasabi lang ito na kahit sino pwedeng maging president kung ikaw ay high school graduate or wala ka talaga na pag-aralan. So, I will let you critique this qualification of the president. Whether you like it, must be able to read and write. Is that a good qualification to be a president, no? So, medyo kasi 1987 Constitution, alam niyo naman, under Corazon Aquino. So, alam naman si Cory Aquino is a housewife during that time, no? Medyo wala siyang kaalaman pagdating sa in the government that time, no? Kasi nga, Ninoy Aquino was assassinated during that time in the 1983, no? So, another qualification is 40 years of age, syempre, for the experience, no? Experience as a president. And must have resided in the Philippines, nakatira ka sa Pilipinas lang, 10 years before the election, of course. You should know your country. You should be familiarized with the laws and the government in your country to be able to run as a president. And then, this is the logo, no? Ang sagisag ng Pangulo ng Pilipinas. And the term for the president is 6 years. So, example natin, President Duterte started last 2016. So, mag-end yung term niya sa 2022. So, 6 years. At ito, ang president, isang term lang siya. So, hindi na siya pwedeng tumakbo sa susunod na eleksyon, no? And hindi na siya pwedeng ma-re-elect. So, that's according to the Constitution. Only one term. So, for 6 years. One term with 6 years. And the term of the president starts, no, pag nanumpa ng presidente, June 30, every 30th day of June, no, 12 noon in the afternoon after the election. No? After niya manumpa, ayun na, totally president of the Philippines. So, aside from that, no, ganun din yung qualification ng vice president, kagaya sa president. Kaya lang, etong sa vice president, no, kung ang presidente ay hindi pwedeng ma-elect sa ikalawang termino, etong vice president, pwede siya ma-elect sa ikalawang pagkakataon. No, pero hanggang twice lang pwedeng ma-elect. No, so, kung alamawa si Lenny Robredo, the president, vice president, 2016, nag-start ang kanyang term. No, so, that's the first term, after 2022. Kung tatakbo siya na vice president sa 2022 election, so, another 6 years. So, 2022 plus 6, 2028. Total of 12 years. No? And the vice president may be appointed as a member of the cabinet. So, pwede siyang maging cabinet secretary. Halimbawa, Department of Education. Si Lenny Robredo naging secretary. No? Department of Labor and Employment. No? Pwede siyang appoint. Pero in the history of the Philippine politics, parang sa tingin ko wala pang nagiging vice president na dalawa yung katungkulan niya, naging secretary siya ng isang department. At the same time, is vice president siya. Parang wala pa akong medyo na encounter na gano'n, no? Kahit pwede silang ma-appoint. And wala silang, hindi nila kailangan na confirmation. Di ba kasi yung mga secretary ng different departments, example natin si Gina Lopez. No, there is the Commission on Appointments. So sila yung nag-approve and disapprove, no, ng pagiging secretary sa isang department. So ang vice president, hindi na siya dadaan sa ganung process. So kapag siya ay tinalaga ng president as the secretary ng isang department pa, automatic appointed siya. Hindi na kailangan ng confirmation from the Commission on Appointment, that's the according to Article 7, Section 3, Paragraph 2 of the 1987 Philippine Constitution. And as we all know that these are the present President and Vice President, so President Rodrigo Duterte is the 16th President of the Republic of the Philippines, and Maria Leonor G. Robredo
is the 14th Vice President of the Republic of the Philippines. And then, aside from that, so punta tayo ngayon sa residence and salary. So, the president is, yung official residence, of course, is in the Malacanang Palace. So, dun manunuluyan ang president. So, ang pag-decide din ito, no, yung pagtira ng presidente, no, pwedeng i-transfer sa ibang lugar, no, depende sa Congress. Pero, parang wala pa naman din ako na-encounter na may tin-transfer na sa ibang lugar ng president. No? And then, according to the law, no, to Article 7, Section 6 pa rin ng executive branch, the salaries of the president and the vice president shall be determined by law and shall not be decreased during their tenure. No increase in said compensation shall take effect until after the expiration of the term. So, just and fair compensation pagdating sa kanila, pagdating sa salary. So, hindi pwedeng tumaas, hindi pwedeng bumaba, nakahal, nandun sila sa term nila, e bababa yung kanilang sahod, and tataas din. So, according to the law, no, it should not be decreased or increase. So, yun yung residence and salary. And then, line of succession. Halimbawa, ang president ay hindi niya na kayang maging maglingkod pa, no, in the government. Like, disability, nagkaroon siya ng disability, na-impeach siya, no, may mga ganong kaso, no. Ang pwedeng, or na-discharge sa duty, death, disability, or nag-resign. No, so, ang mga pwedeng pumalit dito sa kanya as a president, either the vice president, kapag hindi naman, kapag ganun din yung sitwasyon ng vice president, ang pwedeng maging president ay ang Senate president. At kapag hindi naman pwede ang Senate president, Speaker of the House of the Representatives. So, we know Senate president is Vicente Soto III or si Tito Soto, Senator. The Speaker of the House, no, yung bago nating Speaker of the House is Lord Alan, no, the Speaker of the House. And kapag hindi pa talaga kaya, no, na hindi pa talaga qualified ang Speaker of the House, pwede pa rin magbotohan yan, no, sa House of Representatives. No? At pag nagbotohan dito, no, the Constitution doesn't include the Chief Justice of the Supreme Court in the President's line. So, hindi pwedeng pumalit etong Chief Justice. No, hindi pwede. Ito lang talaga na sa legislative and executive. Kasi nga, meron silang checks and balances. No? So, that's the line of succession. Hindi na kaya ng President, here's the Vice President. Pag hindi kaya ng Vice President, ito ang Senate President. At pag hindi kaya ng Senate President, ito ang Speaker of the House. And then, ito naman yung iba't ibang powers. What are the powers of the President under the Executive Branch? No, so, marami siyang power. No? Nandiyan ang power of control. Isa-isahin natin yan. Pakita ko lang sa inyo yung summary, no? Appointing powers, the power under the Commander-in-Chief, power to grant reprieves, commutations, and pardons, power to grant amnesty, power to contract or guarantee foreign loans, power to enter into treaties or international agreements, power to submit the budget to Congress, and the power to address the Congress. So, isa-isahin natin dito, no? First, let's have the power of control. So, ano yung kapangyarihan ng presidente? No? For example, President Duterte, meron siyang power of control, no, na mag-alter, mag-modify, mag-nullify, or set aside the actions of the department. Pwede na i-control lahat ng departments under the executive. So, Department of Labor and Employment, DTI, Department of Trade and Industry, DPWH, DOH. So, everything about the department except the constitutional commissions and constitutional body. Kasi meron silang ano, meron silang sarili. Ano ba yung mga constitutional commissions? Aaralin naman natin yan, no? Nandiyan ang Commission on Human Rights, no? Nandiyan ang Civil Service Commission, nandiyan ang Commission on Audit, no? Nandiyan ang COA. Constitutional body, nandiyan ang Ombudsman, no? So, meron silang separate laws, meron silang separate management. At meron tayong tinatawag na alter ego doctrine. So, ibig sabihin nito, dahil ang president nga vested the executive power under the executive branch, no,
What do you mean by alter ego doctrine? So, pag sinabi natin alter ego doctrine, the department heads, the secretaries of those department are the alter egos of the president. So, once na the president, no, nagbigay siya ng payo, ito kasi mga ano na to eh, mga secretaries, ina-appoint to ng president, appointees, no? So, sila yung mga alter egos. Kung ano ibaba ng executive branch, no? Siyempre, susundin niya ng bawat department. So, ganun yun, no? Example, Department of Labor and Employment, kailangan ganito, ganyan, yung gagawin. DOH, no, kaya ang alter ego, parang the president nagpapasunod dun sa mga departments, no? Depende yun sa mga orders, depende yan sa mga presidential, no, not just presidential decree, that's the past, no? Executive orders, no, yung mga ganun. And then, the president, meron din siyang power of supervision, no? Kaya lang itong power of supervision na ito, humihiwala ito sa LGU. Kaya nga meron tayong Republic Act number 7160 or the Local Government Unit. So binigyan ng independence itong mga provinces, no? Na magkaroon sila ng sarili nilang laws. So halimbawa, though meron ng power of supervision ng president to oversee the lower offices, perform their functions, pero the president just only monitor or observe those functions. Hindi siya pwede makialam dun sa mga LGU. No, halimbawa, sa Manila, so meron silang ganitong project. No, so, the mayor of Manila, example natin, di pagdating sa mga basura, no, ang power of supervision ng president is to oversee and observe those law or those orders. No, kasi may kanya-kanya silang independence. Hindi pwedeng mag-overcome, mag-overpower ang president. Kasi nga, may LGU. And then, the power of appointment. Ito yung sinasabi ko kanina. Here's the Commission on Appointments. So, itong Commission on Appointments, ang mga miyembro nito ay mga senador. I think that's 12 senators na ang miyembro nito. So, itong Commission on Appointments, sila yung pumipili. No, nagtatalaga kung ikaw ba talaga ay nababagay bilang isang secretary or bilang isang appointee sa isang department, no, under the executive branch, no? Huh? And ayan, nakalagay secretary, sino yung kailangan ng confirmation? Ikaw ba ay pumasa sa qualifications? Ikaw ba ay pumasa sa ganito ganyan? Secretaries, ambassadors, heads of constitutional commissions, no? Pati na rin yung pagdating sa mga appointees ng president, the judicial, bar council, ombudsman, judges, so lahat 'yan dumadaan sila sa Commission on Appointments, no, kung sila ba ay pasado na maupo sa kanilang pwesto. And then, yun nga, nag-a-appoint yung president. Pero syempre, ang humahatol dyan ay yung Commission on Appointments. No, hindi yan pwedeng, kailangan mo lang busisiin niya maigyan ng Commission on Appointments. Example natin dito, Gina Lopez, no, hindi siya, na-disapprove siya ng Commission on Appointment that time sa DENR, or the Department of Environment and Natural Resources. Pagdating sa personal interest siguro sa mining, no, kasi halos sa ng may involved din na senator na meron silang parang hati doon sa mga mining, etc. na yan, no. Marami kasing na-disapprove ng secretaries, no. Sa Department of Social Welfare and Development, sa DENR, napalitan sila, no, iba yung mga doon, imbis na yung mga karapat-dapat, no. So, ganun yung sa Commission on Appointments, kasi nga, senators ang nag-appoint doon, ang nag-approve. And then, aside from that, sa power of appointments, no, meron din yung meron din yung limitation, limitation of the power of appointment during presidential election. No, so, ang limitation nito, no, it prohibits the president to make permanent appointments or midnight appointments within 2 months immediately before the next presidential election. Hindi na siya pwedeng magtalaga. So, kapag natapos yung term kung hanggang kailan lang yung taon ng kanyang in-appoint na secretary, hanggang doon lang yun. Hanggang sa matapos ang presidential term niya within the 6 years. Hindi na pwedeng si, may example lang si DOH, Francisco Duterte, ay elect pa ni President Duterte para sa susunod na term. Hindi na yun pwede. No? And the president, no, the power to remove from office. So, pwede niyang tanggalin yung mga in-appoint niya sa mga departments. Halimbawa, nakita niya ng korupsyon, nakakitaan siya ng anomalya, pwede niya tanggalin o i-remove. No?
all officers appointed can only be removed by him, except Chief Justice and Ombudsman, kasi yan, dumadaan niya ng impeachment. No, yun, syempre, mga tinalaga niya ni President Duterte, yung mga secretaries, no, hindi yan dadaan sa ano, hindi siya dadaan sa process of impeachment. Pag tinanggal niya talaga yan, tanggal yan agad-agad. Ito, pero itong mga Chief Justice, meron kasi tayong limang ano eh, meron tayong limang tao na pwedeng ma-impeach. So, the President can be impeached, the Vice President, the Chief Justice, the members of the Supreme Court, the Associate Justices, no? And the Ombudsman. So, yun yung limang yan, yun yung mga pwedeng ma-impeach. I-discuss natin yan sa week 2 under the legislative branch. Kasi ang Senate, ang Congress, ang may kapangyarihan na mag-impeach, including the President, ay pwedeng ma-impeach. So, ang trabaho lang itong President, he or she can remove his or her appointees no, sa mga departments. So, yun yung pwede niya impeach. Impeach, no? I-ano tanggalin. And then, meron din kapangyarihan ng President, military power. No, kasi ang President, siya rin ang kinikilala bilang Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines. So, parang dalawa yung katungkulan niya, President at the same time, Commander-in-Chief, no? But according to Article 2, or the Declaration of State Policies and Principles, Section 3 of the 1987 Constitution, that civilian authority is at all times supreme over the military. So, mas lamang pa rin ang civilian authority. Hindi pwede maging isang diktador ang isang pangulo. No, kasi nga, Bill of Rights, hindi naman karapatan ng mga tao. And the President, aside sa pagiging commander-in-chief niya, no, according to Article 7 pa rin, Section 18 of the 1987 Constitution, the President, hindi siya agad-agad pwede magdeklara ng martial law. Kasi ang pagdeklara ng martial law ay dadaan muna yan sa Senado, sa Congress. Pagbobotohan nila yan. Eh, no? I-discuss natin yan sa legislative branch. No, the President cannot just agad-agad na idikta magkaroon ng martial law. Tinanggal kasi yun sa Constitution dati during Marcos time, no? 1973 Constitution, pinalitan siya. No? 1987, hindi na agad-agad pwede magdeklara ng martial law ang President. And the suspension of the writ of habeas corpus. Pag sinabi natin writ of habeas corpus, no? Hindi agad-agad pwedeng maikulong ang isang individual hanggat hindi siya dumadaan sa due process. So, kailangan ng trial, kailangan ng due process. Hindi siya pwede ikulong agad-agad. Pag sinabi mo, oh, ikaw gumawa ka ng krimen, ganito yan. Dadaling agad sa kalungan, no. Dadaan yan sa trials, sa korte. No? So, dati kasi during martial law, under President Marcos, nagkaroon ng suspension of writ of habeas corpus. So, lahat ng napagbintangan sa krimen, kinulong agad, without the due process, without having a trial in the court. Kaya ito, may karapatan ang bawat individual na magkaroon ng writ of habeas corpus, no? Na sila ay litisin muna bago sila ay hatulang guilty. So that's the limitation, no, of the President. And then, ito na, the power to grant reprieves, commutations, and pardons. So kung makikita niyo sa module, meron ako binigay na example, pagdating sa pardon, so absolute pardon, no, kay Pemberton and Laude case noong 2014. So, nito lang yun, I think that September 2020, na binigyan ni President Duterte si Pemberton ng absolute pardon. So, parang nagkaroon daw ng injustice pagdating doon. Pag sinabi kasi natin pardon, no, pinapawalang sala ng presidente ang isang individual na gumawa ng krimen. As in, parang wala siyang kasalanan, pardon, pinatawad. Diba, ikaw pumatay ka. No, kapag ikaw binigyan ng pardon ng President, mabubura yun. The crime is being erased. No, ito kay Pemberton kasi, nagka-issue kasi dito. Bakit ganun, di ba? Murder, homicide, rape. Ay, no, not rape, no. Homicide. I think that's homicide. Tapos, dapat nga ang sentensya niya is 10 years, 12 years. Pero ang ginugol niya lang sa kulungan is 6 years kasi 2014. Tapos,
2020, almost 6 years. Dahil daw ito sa good conduct. Parang nakilisyon ako, GCTA, the good conduct law, pag ikaw ay mabait sa kulungan, no, maaari kang mapawalang sala, maaari kang mabigyan ng absolute pardon. So, kung ang pardon, binubura na yung kasalanan ng isang tao, convicted, no, nakulong na kasi, tapos pinalaya ka, convicted ka na nun. So, pag binigyan ka ng pardon, maibabalik sa'yo ang iyong civil rights. Ano yung mga civil rights? Karapatan na bumoto, karapatan mo sa human rights. No? Yung mga karapatan mo, maibabalik sa'yo. Kasi pag nakulong ko, syempre, mawawalan ka ng karapatan. Pero itong kay Pemberton, issue din kasi ito sa GCTA law, good conduct. No, na nabait ka sa kulungan, kaya ka pinalaya. So I think binago na yun ngayon, pero isang malaking issue. Nagkaroon sila ngayon ng kasunduan sa side ni Pemberton and ni Laude, nung nagkaroon sila ng agreement, binayaran yung mga damages. So meron silang kasulatan eh na ganito ganyan yung binayaran sa morality, sa damage, nung binayaran yung pamilya. I think millions or billions ata yung napagkasunduan nila. No? So ganyan yung sa pardon. Samantalang, kung sa pardon, binubura talaga yung kasalanan ng isang convicted individual. Wala kang kasalanan nun. No? Sa reprieve naman, pag sinabi natin reprieve, ano to, magkakaiba tong apat na to ha. Pag sinabi mo kasing reprieve, no, halimbawa na ito, bibitayin ka na. No, bibitayin ka na. Tapos, tumawag yung president. No, dapat stress ng hapon, naghihintay ka, bibitayin ka na. Tumawag ang president, ika-cancel yung ano mo, yung pagbitay, ika-cancel, i-schedule. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi na mangyayari sa iyo, parang i-delay lang yung sentence, death penalty. Bibitayin ka na that time. Tumawag ang president, i-cancel. So that's what you call reprieve. Ika-cancel yung pagbitay. Parang i-schedule, parang papalipas mo ng ilang araw, ganun-ganun. And then, commutation, ito naman sa commutation naman, binabawasan lang yung years ng pagkakakulong o yung sentensya ng parusa. So, ang pardon, buburahin niya lahat ng kasalanan as in erase ang iyong krimeng ginawa. Ang reprieve, ika-cancel ang pagbitay sa'yo or ang pag-sentence. No? Ang commutation, babawasan ang years ng pagkakakulong. Halimbawa, dapat ang iyong sentensya is 10 years. Binabaan ng president, 5 years na lang. So, yun lang yung taon na gugugulin mo sa kulungan, 5 years. So, that's commutation. It reduces either the term or the gravity of the prisoner's sentence, no? Within the punishment. Babawasan. However, remission, ito naman yung pag-cancel. Cancel or free the convict from the payment or fines and impositions of forfeitures. Pwede kasing magbayad kung bailable yung nagawa. Pwede ka magpiansa or hindi ka pwede magpiansa. So, depende yan sa kasunduan kung magkano yung papiansahan. Meron kasi mga kaso na hindi pwede magpiansa ka, pwede namang may mga kaso na pwede kang magpiansa. So, pwede i-cancel, may mga magpiansa, pwede hindi i-cancel. So, yun yung pagkakaiba nung apat. And then, meron pa isa, amnesty. Pero itong amnesty na to, hindi lahat ng tao ay nakakakuha nito. No? This is the act of sovereign power, granting a general pardon to rebels for their treason and other high political offenses. So, ito yung mga political prisoners. Ito yung mga nakulong dahil nagre-rebelde, nag-aalsa. Lagyan natin ng example, no? During the Pinoy administration, si Trillanes, the former Senator Antonio Trillanes, binigyan siya ng amnesty ni President Benigno Aquino III. So, therefore, itong amnesty ni Trillanes, binawi naman ngayon ni President Duterte, parang ni-revoke. Parang, baliwala yun. No? Pwede kasi yung gawin ng President yung amnesty na. Example pa natin dito yung mga rebelde. So, pag sila ibinigyan ng amnesty ng President, so sila ipinapatawad. Pero na totally mabubura yung kanilang kasalanan o yung kanilang crime. Bibigyan lang sila ng amnestia para magbago sila, no? And ito pa ang hindi ko nabanggit, no? Yung sa pardon, aside kay Pemberton, si President
former President Gloria Macapagal-Arroyo, binigyan siya ng pardon ni President Duterte. Di ba kasi nga nakulong siya? Graft and corruption, no? Plunder, nakasuhan siya. No, no? So, binigyan siya ng pardon ni President Duterte. Ito pa yung ano, ito yung pagkakaiba naman ng amnesty tsaka pardon. Huwag kayo malilito doon. Yung amnesty kasi, binibigay yan ng President sa mga rebelde. Yung mga political prisoners nag-alsa, nag-rebelde sa gobyerno. Ang pardon kasi, no, the President may grant amnesty with the concurrence of the majority of all the members of Congress. So, pagbubutuhan pa yung amnesty. Kailangan pa kasi ng approval. Hindi lang President ang mag-decisions at pagbibigay ng amnesty sa isang tao, kundi involve ang Kongreso. Samantalang yung pardon, pag sinabi ng President, oh, absolute pardon, hindi na kailangan ng boto o approval ng kahit na sino. Ngayon, amnesty, kailangan, may abiso ng Kongreso. Pardon, hindi na kailangan. Yun yung pagkakaiba ng dalawa. Tapos yung sinabi ko nga sa inyo, amnesty, tumutukoy siya sa mga political offenses sa gobyerno, samantalang ang pardon sa mga krimen. No? Amnesty sa mga rebelde, ang pardon sa mga krimen, public crimes. No? And then, amnesty is granted either before or after conviction, while pardon is given only after conviction. So, amnesty kasi, kahit hindi ka pa na ano, ng huli or na nakakasuhan, pwede kang bigyan ng amnesty or after conviction. Pero yung pardon, siyempre kailangan mo na magdusa sa kulungan bago ka patawa ng pardon after conviction. And amnesty, maramihan, is generally addressed to a group or a community, while pardon is granted to individual. Amnesty, maramihan, pardon, isang tao lang or limited individuals. So, ayun yung pagkakaiba ng amnesty and pardon. Tapos, may kapangyarihan din ang President sa budgetary power. Diba kaya nga nagkakaroon ng kung ilan yung budget na gagamitin sa ibang taon, sa susunod na taon, 2021 proposal budget ng President. Meron siya kapangyarihan na mag-submit ng budget to the Congress. Pero hindi agad-agad yun, may sasakot. Parang kailangan tayong pagbutuhan ng Congress. Dadaan pa yan sa pag-release or sa processing. And meron din siyang kapangyarihan na umutang sa ibang bansa. Diba ngayon sa COVID-19, nangutang ang gobyerno sa ibang bansa. So, the President, may kapangyarihan siya na mangutang, mag-desisyon, if kailangan ng bansa. Pero, syempre, may consent niya ng Monetary Board, yung sa finance. So, yun yung kapangyarihan ng President. Ayan, Bangko Sentral ng Pilipinas, yung dyan ng Department of Finance, no, pagdating sa finances. So, kailangan din ng approval muna ng finance bago yan propose ng President. Congress, makakarang kasi yan eh. Hindi yan agad-agad ang mapapatupad pagdating sa budget kasi nga pera yung pinag-uusapan. And then, diplomatic power. Pag sinabi naman natin diplomatic power, may kapangyarihan ng President, of course, na pumasok sa isang treaty or kasunduan. Example natin dito, the VFA, Visiting Force Agreement ng US and the Philippines. So, itong mga Amerikano, US Navy, US Forces, meron silang base militar hanggang ngayon sa Subic. No, Olongapo, Zambales, no, somewhere in Region 3. So, meron sila doon base militar, US bases. Visiting Force Agreement nga, eh, no? Pinapayagan sila doon na mag-stay. Meron din iba't ibang treaty. Kung napapansin nyo dati, during Aguinaldo, nandiyan ang Treaty of Paris, Treaty of Vienna, yung World War II, World War I, iba't ibang treaty. So, may kapangyarihan ng President na makipasok sa mga kasunduan. Pero, syempre, kailangan ng approval ng Congress. Hindi lang President na, oy, basta pumasok sa kasunduan na ganito, kailangan may approval yan ng Congress. But really, alam naman natin, formal agreement, kontrata, obligation between two or more. No? Pero meron pa yung dalawang types, bilateral treaty, of course, kasunduan ng dalawang bansa, kaya bilateral two. Pag multilateral naman, maraming bansa na yung involved dito. And then, aside from diplomatic power, eto na. Kamakailan lang, no, nagkaroon ng power to address the Congress.
under Article 7, Section 23 of the 1987 Philippine Constitution, ito yung tinawag natin SONA, or the State of the Nation Address. Last July 27, 2020, nagkaroon ng pang-ilang SONA na ba ito? I think that's the fifth SONA ng President. Kailangan kasi magkaroon ng SONA taon-taon where the President addresses the Congress. The Chief Executive or the President reports annually meaning once a year, of the state of the country and the government's agenda. So, kamusta na ba ang gobyerno within that year? Paano yung mga plano pa? Or ano yung mga proposal laws na gusto niya iparating sa Congress? Of course, i-address niya sa media, mapapanood ng mga tao. And the Congress shall convene once every year on the fourth Monday of July for its regular session. So, meron din yung 18th Congress. Pangilan na ba tayo yan? I think that's 17 or the 18th Congress na. And so na kailangan every year ma-report ng president yung mga plataforma, ano yung nangyari, ano yung nagawa, no? So ganun yung mga issue. And then power over aliens. So the president, kung halimbawa may nangyaring hindi maganda, may mga ma-Chinese, may kapangyarihan, drugs, may kapangyarihan na power to deport aliens. So, hindi na sila pwedeng bumalik dito sa Pilipinas. I-deport na sila. Ibabalik na sila dun sa kanilang bansa. Pero kailangan may due process. So, lahat ng yan, no, pagbabawal na papuntahin yung mga ibang foreigners sa ibang bansa, sa Pilipinas. Nung pangyarihan yun ng president. Pero dadaan lahat yan sa due process. At kung ano-ano pang nandito. Power over aliens, yung mga kasunduan din. And then, ito pa yung ibang powers ng president, no? Call the Congress to a special session, gaya ng SONA, approve or veto bills. Discuss natin sa legislative branch, no? Paano siya paano niya in-approve, paano niya binibeto yung bills, paano niya din-disapprove. So, ayan ang iba't iba pang kapangyarihan ng executive branch, especially the president. Emergency powers. Bawa, kailangan pang i-extend yung martial law in Mindanao. In-extend yun, eh. Pero syempre kailangan may abiso ng Kongreso. Emergency power, binibigyan nila ng kapangyarihan ng presidente ng Kongreso na isolve ang isang specific problem. Example natin, martial law, the COVID-19. Nawala sa konstitusyon. Agad-agad, emergency nga eh. Urgent. No? Pero kailangan din itong pwede din i-revoke o walang visa ng senador. 2 years ng martial law, 2 taon lang. So, gusto i-extend ang president ng 3 years. So, depende yun sa Congress kung i-extend pa nila o hindi. O pwede nilang i-revise. So, yun yung kapangyarihan ng President and the Congress also. So, that's the end of executive branch. Very, easy lang siya intindihin, no? Kahit medyo maraming articles, no? Pero, ang ganda, very relevant yung mga issue na aking binanggit, no? At yung nandun sa module, ito kasi mga short lang to, summary lang to aking mga sinabi. I hope you learned from this discussion. Kasi ang gandang mag-aralan talaga yung 3 branches of the government. Check, of course, in the Philippines, Philippine politics and governance is a good subject to discuss these things pagdating sa gobyerno, sa kasalukuyan natin. No? So that's the end. Thank you for listening. So that's the end of the video tutorial, and I hope you learn more and you keep listening to our video tutorials to have more lesson and understand what is the real topic. See you in our next video.